Ito na po, nakapuwisto na po yung ano natin. Ayan. Oh. Ayan, nakabao na po ito sa lupa. Ayan. Ayan ang butas. Huwag kalimutang takpan. Yung takip andyan, oh, pula. Para unti-unting papasok sa puno ang tubig. Hindi biglaan. Ito marumi pa ang kamay ko. Kalalagay ko lang kasi. Oh, ayan. Ito yung agarwood plant ko. Ayan, oh. Agarwood ito, Aquilaria malassensis. So, paglagyan to ng tubig, ganyan lang. Bubuksan ko lang ng kunti at buhusan. Ayan. Ayan, buhusan lang natin. Oh. Ayan. Ayan o. Ayan ang tanim ko, agarwood. Itong mga bunot, hinanda ko to. Pagdating ng tag-araw ay ilalagay ko ito malapit sa puno para hindi masyadong matuyo yung puno ng tanim. Ayan. Ganyan. Pagdating ng tag-araw, ilalapit ko na to sa kanini, sa puno mismo. Ayan. O yun o. Yan o. Ayan yung tubig sa loob. Ito. Yan yung tubig sa loob. Dahan-dahan yan, lalabas. Yung iba naman ay, ito, andyan tubig ko. Yung iba naman, pag hindi mo masyadong ma- compress yung lupa ay ubos agad itong tubig dito sa loob. Ayan, pag hindi mo ma-compress lalo na malapit sa butas. Pero hayaan nyo lang, after 3 weeks ay magno-normalize na yan. Unti-unti na yung masasarahan ng lupa, yung butas, at unti-unti na rin yung paglabas ng tubig mula dito papunta sa tanim. Sa lupa, malapit sa tanim. Ito lang po. Salamat. Sana makatulong. Lalo na sa mga agarwood planters dyan. Ito, lanete ito.